Yan ang intro pa. Ito na ang aking Earl 150 Retro Classic Sidecar. Welcome back mga papi. So ngayon may nag-request kasi na kung pwede daw pag nagre-review ako time pa ako. So let's try. Ito nga pala ang aking long awaited project. So literal na long awaited dahil ang tagal naming hinintay bago mabuo itong sidecar na to. So ito ang aking Earl 150. Makikita nyo doon sa dati kong review, nilagyan ko ng sidecar. So yan, basically one-seater siya. Kinuha ko yung concept dun sa may nakita ako kasing article ng Deus Ex Machina. So may nakita ako dong XV950. Feeling, di ko masyado maalala kung saang part sa Europe yung Deus Ex. Pero ang pagkakatanda ko parang Milan ata. So gumawa ng Deus Ex ng tawag dito ng sidecar. So ginaya ko yung concept. Kumbaga na-inspire. Baka naman sabihin kasi nila pinirata natin eh. So inspired yung concept niya dito. Kung makikita nyo. Pero instead yung kasi yung sa Deus Ex ang ginawa nila is gawa siya sa lata. Yung akin gawa sa fiberglass. Para mas magaan at saka mas madaling gawin kumpara sa lata. Kasi dapat magaling yung gagawa kapag lata yung sidecar. Pero okay na din naman, maganda na din. So yan, basically. Makikita nyo, medyo madumi lang. Kasi hindi ko na nalinis ang aking motor. At gusto ko nang dali-dali i-review para makita nyo. So lahat yan, customized. Nag-start kami, so basically ito sa design ng sidecar na nakita ko nga online. So ipapakita ko sa inyo, ito yung pic. Okay. So yan. Tapos kinopya ko yung concept. Ay, na-inspire ako dun sa concept. At pinagawa na namin. So nagsimula siya sa frame na to. Pinagawa namin to sa Batangas. So ang gumawa niyan, makikita nyo kasi mukha siyang bangka, di ba? Yung original na design niya, kinuha talaga niya sa bangka. So ako naman, since nabasa ko na galing nga sa bangka, nagpagawa ako sa maggagawa ng bangka. So yan, kaya yan yung kinalabasan niya. So all fiberglass yan, bali ang ginawa namin, para lang magmukhang presentable, minasilya namin yung labas, tapos ako na rin ang nagpintura. Tapos after noon, naghanap kami ng gagawa ng frame. So buti na lang, dito sa amin, may malapit na gumagawa ng frame. So bali kung makikita nyo, tubular yung frame. Yeah, let's try. Tubular yung frame sa ilalim. Yan. Pasensya nyo na ha, nag-stuck yung gimbal ko. So video muna tayo sa baka. Dapat nandun kami sa side na yun eh. Nandun sa side na yun. Kasi nilalapitan kami ng baka, ayaw yata kami ito. So yun. So tubular yung chassis. Yung original na design niya dun sa na-inspire ako na concept is square na tubular. Pero sabi nung gumawa nung sidecar ko, medyo mahirap daw gawin yon. Kaya ang ginawa niya yung round na tubular. So naging maayos naman.
matibay siya. Ang ginawang connections do sa sidecar ay so dito, isa do sa shock absorber, isa dun sa mount ng foot peg. Tapos isa dito sa may ilalim ng tangke. At saka isa dito sa mount mismo ng makina. Teka, mas malapit, mas madalit yung dito sa tayo. So yan. So apat yung connections na nakalagay. Sabi kasi nila, usually ang connections daw dapat tatlo. Para mas, ano tawag dito? Para flexible kahit paano yung sidecar. Kasi sa akin, ginawa kong apat. Kasi may nakita rin akong design na na-inspire din ako. So ipapakita ko rin sa inyo yung picture. Ayan. Ta-da! Okay. So yun, makikita nyo. Doon ko naman nakuha yung inspiration dito sa paggawa ng connection ng sidecar papunta doon sa motor. Kasi base kasi yung connection ng sa Deus X na design, nilagyan kasi nila ng ano, surfboard sa gitna. Eh since hindi naman ako surfer, so hindi ko kailangan ng surfboard. So kaya ayan ang ginawa kong design. So feeling ko mas maganda yan para dun sa nangyaring ano, design. So simple lang yung design niya. So tubular, meron lang siyang isang shock absorber dito na medyo nakaslant, which is actually nagmali nga ako dyan. Dahil ang nangyayari pag nakaslant, makikita nyo yung part na yun. Oops. Yung nasa may ilalim, kaya siya may tela. Kaya ako siya nilagyan ng tela kasi humahampas yung bakal na nakakonekta doon sa shock absorbers doon sa bakal na to. Feeling ko napalapit eh. Pwede naman kasi itong medyo ilayo para hindi siya humampas. Kasi kung makikita nyo naman, malayo pa yung ano. So, oh, may space pa dito na pwede mo pang ilayo, papalayo itong ano, itong tubo para hindi mo humpas yung shock absorbers. Well, anyway, nagawa na yung design. So, nagtiis na lang tayo. Pero okay naman siya. Humahampas lang siya kapag malubak. Kapag sa semento, sa asfalto, hindi naman siya humahampas. Tapos yung carrier do sa Deus X, kahoy. Ay inisip ko naman, pag kahoy yung ginamit ko, medyo matrabaho. Dahil kailangan mo lagi yung babarnisan, kailangan mong alagaan. So, nagpa-fabricate ako ng bakal. Tapos, yun ang ginawa kong carrier. So, para meron rin siyang kargahan sa likod. Matibay siya. Na-try na namin siyang kargahan ng 100 kilograms ng bigas. Tapos, including kaming dalawa. Di bali, anong lahat yon? 250 kilos. Na, ano naman niya? Na, nadalaman niya hanggang sa amin. Kaso doon sa parte sa amin, spillway kasi yon. So, nung paahon na, medyo hindi nakaahon. Siguro dahil sa ano, ito sasuggest ko din doon sa mga gagawa ng sidecar na Earl 150. Malakas naman siya, pero actually yung ano niya, yung sprocket set niya hindi pang ano, pangkargahan, pang long drive. So kung ganito, siguro naman magta-top speed lang kayo pag naka-sidecar ng mga 80, 90. Babaan niyo na yung ano, yung size ng sprocket sa unahan. Para kahit papaano may konting laban, makakaahon kayo kung sakali mang marami kayong dala. Pero kung single seater naman na ganito, at most ang dala mo lang tatlong tao, so hindi masyadong apektado. Pero katulad yan ang ginawa namin, na ang dami naming dinalang bigas, tapos kami pa, 250 kgs. So isasuggest ko talaga kung sakali pag ganyan, magpalit kayo ng kahit sprocket lang sa unahan, kahit hindi nyo nagalawin nyo sa likod. So, buwasan nyo lang na may mga isa o dalawang ngipin yung sprocket sa unahan para hindi kayo kapusin. So, yan. Basically, yan yung sidecar ko. Yung upuan ay pinafabricate namin. So, kung makikita nyo, custom yan. Custom seat. Naisip lang nung gagawa kung pwede daw yung ganung design sa taas na linya-linya. So, sige, tingnan natin. Pero maganda naman siya. Maganda yung kinalabasan. Yung original kasi naka-buckets, eh yung aking mag-ina, hindi kasya sa buckets. Kaya kailangan medyo bench style na ganito para kahit papano kasya sila magkatabi.
So pinalagyan ko siya ng stainless na flooring para kahit papaano naman hindi masyadong tawag dito, hindi magagasgas yung ilalim ng fiberglass. So dagdag protection din kasi napupunit ang fiberglass, especially dito sa mga parts na to, kapag hindi mo nilagyan ang patong. Kaya mas maganda kung magpapagawa kayo ng ganito na fiberglass na material, patungan nyo na yun ng flooring na kahit ganito nga stainless. Mura lang naman to, parang ang isang malaking malapad ay parang 850 lang. So hindi nyo kailangan gamitin yung makapal kasi mahirap gupitin. Tsaka mahirap i-fit sa, lalo na sa tricycle, tricycle lang naman. Kung siguro jeep, kailangan nyo yung makapal. Pero yung pinakamanipes na may design na ganito, yun na lang yung gamitin nyo. Para dun sa inyong sidecar ko sakali mang gusto nyong gumawa ng ganitong concept. Okay? So yan. Yung ating ayan. Yung salamin, actually nakita ko lang siya sa extender siya ng BMW 1200 GS. So nakita ko, naghanap lang ako sa Lazada Racing. Tapos nakakita naman ako doon ng ganito specific na glass. Hindi, plastic siya eh. Polycarbonate. So, ikinabit ko. And so far, gumanda naman. Magkano na gastos ko? Actually, medyo mahal. At sinasabi ko nga yun sa mga nakakausap ko, tinatanong nila, bakit ganun kamahal inabot yung tricycle? Yung sidecar. Kasi one-off yung design nung sa akin. Wala silang pagbabasehan ng presyo kasi ako lang yung meron. So, kailangan naming manghula lagi pagdating sa mga presyo. So, ang presyo niyan basically, nung ipinagawa namin itong fiberglass, ang presyo ng fiberglass ay nasa 10,000. Tapos yung frame, yung bakal na frame, hindi kasama yung gulong ha, kasi separate namin binili yan. Yung bakal na frame umabot ng 12,000. So, hindi pa kasama mga pinta dun ha, lahat. Hindi pa kasama yung upuan. Very minor na naman yung mga gastos na yon. So, basically, pero yon, kung ang bibilhin mo lang is yung frame, papagawa ka lang ng frame, kasama na yung mount at saka yung pagbabalance. Tapos, pagpakabit din itong fiberglass, aabot ng siguro nasa 25,000 kung kasama na yung pintura. So, hindi kasama yung mga katulad ng shocks, hindi siya kasama at saka yung gulo. Okay? Oh shucks, kailangan ko yung sabihin sa inyo. Ginamit ko yung shucks ay pang Raider 150. Yan. So, kailangan nyo lang siyang i-adjust doon sa pinakamatigas na settings. Kasi pag hindi nyo siya in-adjust doon sa pinakamatigas na settings, medyo malambot pag sinakyan ng isang tao. Magaan lang yung magaan lang itong sidecar, siguro wala pang 20 kilos. Magaan siya. Kaya, hindi masyadong suportado nung shucks. Kaso, pag nilagyan mo na ng tao, tapos medyo umupo yung tao dito sa medyo gilid na side. So, medyo, may load na yung shock. So, kailangan ilagay mo sa maximum. Kasi kung hindi, hahampas siya ng hahampas. Dun sa, yun nga, katulad ng design. Kasi may flow dun sa design ng sa akin eh. Kaya humahampas dun sa bakal. Well, anyway, ang ginawa ko lang naman, tinigasan ko. Kaya nawala na yung flow. So, yun lang. Ayan yung sidecar na nagawa. Isa rin yung tatagal sa akin kasi pinag-iisipan pa namin kasi pagbibili namin or pwede na namin iparipa kasi gusto yung mga yung mga raffle draw ngayon. So ipaparaffle din namin. Bale, hindi naman para sa akin yung for the next projects lang dito sa ating channel. Kaya gagawin namin yung pagbibili namin sa sidecar. Since natutunan to ay one-off, so kaya titingnan natin yung pricing. So, pwede nyo ako i-contact dito. Just in case interested kayo. Kasama yung motor. Yeah. Pwede kasama yung motor, pwede yung sidecar lang. Your choice. Kung anong gusto nyo. Let's say may motor na kayo. Gusto nyo yung feeling nyo i-mount. Maganda sa inyo yung sidecar. So, pwede nyo rin i-bili na sidecar lang. Okay? So, yun muna. Kung may questions kayo regarding sa sidecar, kung paano nabuo and such. So, pwede kayong mag-PM sa akin or pwede akong gumawa ng bagong content tungkol doon. Okay? Wala mang babash. Pwede niyong i-bash. Pwede niyong i-bash yung sidecar. Pwede kayong
kahit anong klaseng comments, kahit anong klaseng reactions, or positive or negative, na-appreciate ko yung mga ganyang klaseng bagay. So, just let me know, PM, or comment down below dun sa video. So, just let me know. Yeah. Kasi, work in progress naman to. So, in any case, kung ipagbibili namin, yung taong gagawin nito, pwede niya mag-modify kanyang paraan. See you, bye-bye!